Hello guys, welcome to my channel. For today's video, papakita ko sa inyo ang mga mabisang pantanggal ng kuto at lisa. Kaya kung interesado ka malaman kung ano ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. Ano ang kuto? Ang kuto ay maliit na insekto na kumakain ng dugo galing sa anit ng tao. Ang pagkakaroon ng maraming kuto sa buhok at anit, akong tawagin ay pediculosis capitis, ay kadalasan nangyayari sa mga bata at nakukuha mula sa paglipat ng kuto sa buhok ng isang tao papunta sa buhok ng iba. Madaling mamatay ang kuto. Ang mga kuto ay umaabot lamang sa loob ng 2 araw. Kapag hindi kumakain, kaya hindi nila kaya mabuhay na matagal na malayo sa ulo ng iyong anak. Napipisa ang mga lisa sa loob ng 6 hanggang 9 araw. At nagiging mga matatandang kuto na nangingitlog sa loob ng 7 o higit pang mga araw. Narito ang paglalarawan sa paglaki ng mga kuto. May 2 mag-asawang kuto. Yung kutong babae nangingitlog sa buhok ng isang tao. Kapag yung itlog ng kuto napisa, yun ay nagiging lisa. At nagiging kuyumad sa 9 araw. Naglalagas ng 3 beses ang mga kuyumad. Ang mga kuyumad ay nagiging mga kuto na nangingitlog sa loob ng 7 araw ng pagkapisa. Nahahawahan ng mga bata ng mga kuto ang iba pang mga bata mula sa pagdidikit ng ulo. At minsan, kapag sila ay nakikigamit ng mga suklay, sombrero, damit, ang ipit ng buhok, helmet, bandana, headphone o iba pang mga personal na mga gamit. Paano mo malalaman kung ang iyong anak ay may kuto? Ang tanging paraan upang malaman kung ang iyong anak ay may kuto ay sa pamamagitan ng pagtingin sa kanilang buhok. Ang mga matatanda at kuyumad ay maaari mas mahirap makita kaysa sa mga lisa na madalas nakikita halos 1 hanggang 4 na pulgada mula sa 6. Ang tanong, paano nga ba matatanggal ang mga kuto ng iyong anak? Narito ang mga ilang paraan upang matanggal ang mga kuto ng iyong anak. Magic suyod or neat comb. Ang pinakamabisang paraan upang tanggalin ang mga lisa ay paghahati ng buhok sa maliliit na mga bahagi. Suklayin mula sa ugat hanggang sa dulo ng buhok. Habang ang bawat bahagi ay sinusuklay, ipitan ang buhok sa anit upang masubaybayan kung alin ang nasuklay na. Kung makakita ng mga kuto, punasan na banlawan ang suklay bago gamitin ulit. Mas madaling suklayin ang basang buhok. Lystek Become Lice Remover. Pindutin ang pindutan at simulan ang pagsusuklay. Mas mainam na simulan ang pagsusuklay ng paunti-unti mula sa batok. Hanggang sa masuklay lahat ng parte ng buhok. Ang gamot na ito ay ginagamit upang gamutin ang mga kuto sa ulo. Maliliit na insekto na namumuo at nakakairita sa iyong anit. Ginagamit din ang permethrin upang makatulong na maiwasan ang infestation sa mga taong malapit na makipag-ugnayan sa isang taong may kuto sa ulo. Ito ay kabilang sa isang klase ng mga gamot na kilala bilang pyrethrins. Gumagana ang permethrin sa pamamagitan ng pagpaparalisa at pagpatay sa mga kuto at kanilang mga itlog. Napakahalagang impormasyon sa paggamot. Sunda maigi ang mga tagubilin sa tatap. Gamutin lamang ang mga tao may kuto. Huwag iwanan ang produkto na mas matagal kaysa sa inirerekomenda. Tandaan, hindi nito mapapabilis ang pagpatay sa mga kuto. Ang bawat tao may kuto ay nangangailangan ng kumpletong paggamot. Huwag hatiin ang isang kahon ng shampoo o pambanlaw sa maraming mga tao.
Kahit natapos ang paggamot, dapat mong tanggalin ang mga lisa araw-araw gamit ang mata ng suyod. Hanggang sa ang lahat ng mga lisa ay natanggal na lahat. Maghintay muna ng 7 hanggang 10 araw bago gumutin. Ng pangalawang beses kung mayroon pa rin silang kuto. Habang hinihintay ng 7 hanggang 10 araw na ito, ipagpatuloy ang pag-alis ng mga kuto at lisa na makikita. O anak, kung alam niyo magkakuto, huwag kayo makikigamit ng gamit ng iba, no? Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, i-click niyo lang po yung like, comment, subscribe, at huwag niyo na rin po kalimutan na kalimbangin yung bell button para lagi kayong updated sa mga bago kong video. Thank you for watching! Jaja Hairstyle Tutorials would like to thank the following.